ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na mga eksena ng ating abangan ngayong araw ng Biyernes. Matapos mapaaway ni David sa isang bar nang magkita sila doon nila Charlie at Carol, ay agad naman itong dumiretso sa kanilang tahanan upang makausap ang kanilang anak na si Gio. At nang pagbuksan siya ni Jill ng pintuan, ay napansin naman ito na tila nakainom nga ito ng alak. Ipinagpilitan ni David na gusto nga raw niyang makausap ang kanyang anak, ngunit hindi naman siya pinayagan ni Jill. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay muli niyang naranasan kung papaanong maitakwil sa sarili niyang tahanan. Samantala, wala nang ibang choice pa itong si David kung di umuwi na lamang sa tinutuluyan nilang tahanan ni Lexi. Pag uwi niya ay napansin naman ni Lexi na tila nakainom ng alak ang kanyang nobyo. Tanong ng dalaga ay kung doon nga raw ba nito planong ipagpatuloy ang kanyang pagwawala? Ni hindi man lang daw siya nito kinamusta maghapon. Sagot ni David, mukhang okay ka naman, Boo. At kung sakaling may emergency, sigurado naman ako na ipapaalam mo sa akin agad yun, di ba? Ganoon pa man ay kinumusta pa rin siya ni David. Tanong ni Lexi, ikaw ang dapat na kumustahin. Na paano yung sugat mo sa mukha? Sinabi ni David na kulang pangaraw ang ibinigay niya kay Charlie. Walang iya daw ang kaibigan niyang yun sapagkat tinalo nga raw niya pati si Jill. Halata ang pagkabigla at pagkagulat ni Lexi nang maikwento ito ng kanyang nobyo. Sinabi niya na hindi raw pala ganoon kabuti itong si Jill tulad ng inaasahan ni David. Wika niya, para daw kay Jill ay quits na silang dalawa unless nagseselos nga raw itong si David dahil may ibang nakatalik ang kanyang asawa. Naiinis na sinabi ni David, ginago nila ako, yun. Tinuring kong kaibigan si Charlie tapos iiputan lang pala niya ako sa ulo. Gago silang lahat. Isang araw, matapos sunduin ni Dr. Jill ang kanilang anak sa school ay bigla naman siyang kinausap ni Miss Almasan. Sinabi nito na mayroon nga raw silang programa para sa mga kabataang nakararanas ng problema sa kanilang tahanan tulad ni Gio. Ito nga raw ay proyekto ng Parents Teachers Association at napakarami na nga raw nitong natulungan. Ngunit hiling naman ni Dr. Jill na kung maaari nga raw sana ay huwag nang makalabas ang isyong ito sa ibang tao. Mas gusto nga raw kasi niyang ayusin ang kanilang problema ng pribado lamang. Sa kabilang dako ay inis na nga itong si Grace sa kanyang mga katrabaho. Patuloy kasi siyang kinukulit ng mga ito at tinatanong kung ano nga raw ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit biglang natapos ang kanilang partnership with Lucero Company. Sagot naman ni Grace, bakit ako tinatanong ninyo? Anong alam ko dyan? Yan yung tanongin nyo o yung kapatid ni Sir David? Sabay turo naman dito kay Migs. Habang sila nga ay nagkukumpulan, sakto namang dumating sa opisina itong si David at narinig niya at nakita kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Istriktong tinanong ni David kung ano nga raw bang pinag-uusapan nila. May nasagap nga raw ba silang balita kung bakit sila binitawan ng mga Lucero? At kung papaano nga raw ba ito nakarating sa kanila? Dito nga'y hindi na napigilan pa ni David na sumigaw sa kanyang mga empleyado. Idinuro niya ang mga ito at sinabing sigurado daw siya na mayroong isa sa kanila ang nagkalat ng bagay na yun. Napayuko naman itong sina Grace. Sinabi ni David na umamin na nga raw sila para matapos na nga raw ang gulong ito. Hindi naman napigilan ni Grace ang kanyang sarili at agad na tinitigan itong si Migs. Habang itong si Migs ay tila guilty sa kanyang nagawa. Nang mapansin ito ni David ay agad nga niyang nilapitan ang kanyang kapatid at kinuwelyuhan. Ikaw ang nagsabi nun? Mabilis na humingi ng tawad itong si Migs sa kanya at sinabing akala nga raw kasi alam nilang lahat yun. Labis ang galit ni David sa kanyang kapatid, ngunit nagawa pa rin itong pigilan ang kanyang sarili upang ito hindi nga masaktan. Upang mailabas ang kanyang galit ay malakas niyang inihagis ang kanyang bag kay Migs at saka ito pumasok sa loob ng kanyang opisina. Nagmamadaling tinawagan nito ang kanyang kaibigan na si Sandy at sinabing konting-konti na lamang daw ay mababaliw na siya. Gusto niya nga raw sana ng taong makakausap kaya naman inaya niya itong si Sandy na makipag-inuman kung libre nga raw ba siya. Sagot naman ang kanyang kaibigan, nasa ospital pa nga raw siya at hindi siya po pwedeng makipag-inuman sapagkat makikipagkita nga rin daw siya kay Jill. Naiiritang sinabi ni Sandy na bakit hindi na lamang daw ayusin ni David ang kanyang buhay kaysa naman daw nag-iinom ito. Humanap na lamang daw siya ng isang napakagaling na abogado sapagkat nakausap niya nga raw itong si Jill at may plano nga raw itong magsampa ng annulment case laban sa kanya. Labis ang pagkabigla ni David. Sinabi niya na alam naman daw niya na nasaktan niya itong si Dr. Jill at galit na galit nga raw ito sa kanya. Pero hindi niya nga raw inaakala na kayang gawin ito ni Jill sa kanya. Na talagang makikipaghiwalay nga raw pala talaga ito? Sagot naman ni Sandy, anong ine-expect mo? Sa tingin mo tatanggapin lang ni Jill ng ganun-ganun yung sitwasyon? Talagang makikipaghiwalay yun sa'yo, no? Eto na yun, David. May ginawa kang mali? Kaya harapin mo yung mga consequences ng mga desisyon mo. Sige na, bye na.
wika ni Sandy. Sa kabilang dako, lumuluhang nagpunta itong si Lexie sa kanyang pinagdarausan ng yoga sapagkat labis na nga niyang namimiss ang kanyang trabaho. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay mawawala ang lahat ng mga ito sa kanya. Habang itong si Natalia ay halos nagagalit at naiiyak habang kinakausap ang kanyang asawang si Fred, paano niya nga raw ito nagawa? Pinalayas na nga raw niya ang kanilang anak na si Lexie? Pinutol pa daw nito ang kanyang mga credit cards? Galit na sinabi ni Mr. Fred, Alexis knows na may consequences sa mga ginawa niya. Mas pinili nga raw nito ang isang walang kwentang lalaki para bumuhay sa kanya. But she's our only child. Gagawin mo siyang pulube just to make a point? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Tanong niya sa kanyang mister. Kaya nga raw talaga nitong pabayaan ang kanilang anak. Nakangising tinitigan siya ni Fred at sinabing wala nga raw ideya itong si Natalia. Sa tanang buhay nga raw niya ay hindi pa nga raw niya naranasan na mapilitang makiusap. Never, wika niya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Natalia. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakiusap nga itong si Mr. Fred sa kauna-unahang pagkakataon kay Doktora Jill. Ito ay upang tantanan na nga ni Doktora itong si Lexie para hindi ito tuluyang mapunta sa kahihiyan. Sa kabilang banda ay ibinalita naman ni Attorney Pugong kay Doktora Jill na matatanggap na nga raw ni David within this week ang kanilang summon na ipinadala asking for a response sa petition na kanilang final. Maaari nga raw silang ipatawag na dalawa para malaman kung nagkaroon nga raw ba sila ng sabuatan para ma-file ang kasong annulment. Pero normally ay sila-sila na lamang daw ng mga lawyers ang maghaharap para sa mga ganitong pre-trial. Natuwa naman itong si Doktora Jill. Ang ibig sabihin nga raw ay mas mapapabilis ang kanilang kaso. Sumang-ayon naman dito si attorney. Payo niya, mas mainam nga raw kung magkakaroon na ng schedule itong si Jill para sa psychiatric evaluation. Paliwanag ni attorney na hindi naman daw talaga ito required para sa pagpa-file ng kanyang petition, pero ito nga raw kasi ang magiging basis sa kanyang petition. Napakahalaga nga raw na magawa at makumpleto nila ang mga bagay na ito bago pa man daw sila mag-request ng psychological evaluation para kay David. Sa kaso nga raw nila eh mas madali talaga na patunayan ang psychological incapacity kapag may psychological report na. Sinabi ni attorney na nababatid daw niya na nakaka-overwhelm nga raw ang mga bagay na ito pagdating kay Dr. Jill. Pero wag nga raw itong mag-alala because everything is going well. You will be fine, wika ni attorney Pugong. Sa kabilang banda, naantala naman ang kanilang pag-uusap nang makatanggap ng isang tawag itong si Dr. Jill mula sa kanyang kaibigan na si Sandy. Napangiti na lamang itong si doktora at di kalaunan ay nagpunta na nga ito sa dati niyang pinagtatrabahuan na ospital. Sa loob ng opisina ay kausap ni Doktora Jill itong si Sandy, ganoon nga rin si Dr. Barry. Humihingi ito ng pasensya sa kanya sapagkat nais lamang daw patunayan ng kanilang management noon na people working under their institution are above and beyond reproach. At napatunayan din naman daw na cleared talaga itong si Dr. Jill sa lahat ng mga accusations at mga ibinibintang sa kanya ng ibang tao. Masayang ibinalita ni Dr. Barry na ang mga nangyaring itong araw ay hindi nila ilalagay sa kanyang record at ang sweldo nga raw nito ay talagang ire-refund nilang lahat. Napangiti na lamang itong si Dr. Jill sapagkat sa wakas, unti-unti nang nanunumbalik ang matiwasay at maayos niyang buhay. Masayang masaya na nga rin itong si Sandy sapagkat muli na nga nanumbalik sa trabaho ang kanyang kaibigan. Sa paglabas si Dr. Barry sa naturang opisina, ay pabirong sinabi ni Jill sa kanyang kaibigan na si Sandy, "E paano na yung posisyon mo?" Nakangiting sagot ng isa, "E po pwede namang dalawa, di ba?" Sabay nagtawanan ng magkaibigan. Bigla namang napawi ang matamis ng ngiti ni Jill nang makita nito ang pagsulpot ni David sa ospital. Napatingin na lamang itong si Jill kay Sandy at tinanong kanyang kaibigan kung ano nga raw bang ginagawa ni David doon. Alam na agad ni Sandy na siya ang may kasalanan sapagkat siya lamang nakakaalam ng schedule ni Dr. Jill. Agad niyang nilapitan itong si David at pinagsabihan ng kanyang barkada na hindi nga raw niya sinabi na sumugod siya doon. Ang sinabi nga raw niya kay David ay maghintay na lamang ito kung kailan niya sasabihin na po pwede niya nang makausap itong si Jill. Pero hindi siya pinansin ni David. Bagkus ay dumiretso ito sa kanyang misis at harapang tinanong si Jill ng ganito. Ano yun? Annulment? Bad trip si Dr. Jill at agad siyang napatingin kay Sandy. Siyempre, mas nauna ka pa sa summon ng korte, di ba? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Napahiya naman itong si Sandy sapagkat obviously, siya na naman ang naging marites sa kanilang dalawa. Nakikiusap na sinabi ni David na napakalaki na nga raw ng problema niya pagdating sa negosyo. Huwag na raw sanang isabay ni Jill ang bagay na ito. Mataray na sinabi ni Jill sa kanyang asawa na nag-expect nga raw ba itong si David na maghihintay siya ng availability niya. Pinapahirapan mo lang ako eh, sagot ni David.
Wika naman ni Jill, para mas mapadali edi huwag kang lumaban, cooperate. Nagmamakaawang sinabi ni David na sirang-sira na nga raw siya ngayon at masisirain pa nga raw siya lalo kapag tinuloy ni Jill yung annulment. Public record nga raw ito at kakalat nga raw ito sa lahat ng mga investors itong lintik na kaso na to. Nang marinig ito ni Jill ay nanlaki ang kanyang mga mata sa labis itong pagkabwisit. Lahat ng ginawa mo ay alam mong may consequences, kaya panindigan mo, wika ni Doktora. Akma na nga sanang aalis itong si Jill, ngunit bigla naman siyang pinigilan ni David. Paulit-ulit na tinatanong ito ang kanyang misis kung ano nga raw bang gusto niyang gawin ni David. Gusto nga raw ba ni Jill na lumuhod pa siya? Makisama naman daw sana ito, kahit respetuhan lang, wika ni David. Respeto? Tanong ni Jill. Nirespeto nga raw ba siya nito nung niloko siya ni David? Siya nga raw ang bumuhay sa kanilang pamilya. Ngayong nagkakaganito na nga raw ang buhay ni David ay sa kanya pa rin ito isisisi? Sanay nga raw kasi talaga ito na sa kanya umaasa. Sa labis na galit ni Jill ay tinitigan pa niya ang damit ni David hanggang sa maibali nga nito ang kanyang pagtingin sa cellphone at sa susi ng kotse nito. Halos durugin naman ni Jill ang cellphone ni David sapagkat gamit ang upuan, pinagdidikdik niya ito. Sa labis na galit niya ay hinatak na nga rin niyang jacket ni David at sinabing siya nga raw ang bumili ng mga damit nito. Napapalakas na ang boses si Doktora Jill sa labis nitong galit. Kaya naman, unti-unting dumami ang mga nakikinig sa kanila sa labas ng pintuan. Mabilis na kinuha ni Doktora ang susi ng sasakyan ni David at saka ito lumabas ng opisina. Napahawak na lamang sa ulo itong si Sandy sapagkat hindi siya makapaniwala na galit na nga itong si Jill sa kanyang kaibigan. Nagmamadali itong si David na sinundan ng kanyang asawa at hinatak nga ito sa kanyang braso. Sinabi ni David na alam daw niyang nagkamali siya at inaamin niya nga raw ito. Pero hindi naman daw lahat ng pagkakamali ay kanya lamang. Nagkamali rin naman daw itong si Jill. Pero sinumbat niya nga raw ba ito sa kanya? Hindi naman na. Nanggigigil na sinabi ni Jill na ayaw na nga raw niya itong makausap at kung gusto nga raw talaga siyang kausapin ito, pupwede naman daw niyang lapitan ng kanyang abogado. Bago pa man tuloy ang lumisan itong si Jill, ay inihagis niya nga sa yero ang susi ni David, saka ito sumakay sa kanyang kotse. Sa pag-uwi ng bahay ni Jill, ay nadatna na nga niya doon ang kanyang binata na si Gio. Hindi na nga raw niya ito nagawang sunduin pa, kaya humihingi nga ito ng pasensya sa kanya. Napaka-busy ngayon ni Jill kaya naman hindi na nga rin niya nagawang magluto pa ng kanilang hapunan. Nagpa-order na lamang ito mula sa labas at nang ito'y kanyang matanggap, agad naman niya itong hinihanda upang makakain ng araw silang mag-ina. Matapos maging war freak ni Doktora sa ospital, ay agad naman na nag-inuman ang magkaibigang Sandy at David. Doon nga ay kinagagalitan ni Sandy ang kanyang kaibigan kung bakit nga raw kasi hindi ikinukwento ni David ang lahat sa kanya, kaya pati daw siya ay napapahamak tuloy kay Jill. She slept with Charlie? Grabe, hindi ako makapaniwala, wika ni Sandy. Ano pa nga raw ba yung hindi kinukwento sa kanya ni David? Sagot naman ang isa, sa dinami-dami nga raw ng kanyang mga problema, hindi na nga raw niya alam kung anong uunahin niya. Natatawang sinabi ni Sandy, ikaw pa talaga may ganang mabwisit ha, sa dami ng problema. Eh kumusta naman si Jill na pinasa ng mga problemang to sa matagal na panahon? Napatingin naman si David kay Sandy, wika ng isa, eh siya nga raw na hindi involved na i-stress eh. She's bound to break, David, wika ng kanyang kaibigan. Ngunit nalulungkot na sinabi ni Sandy na ang pinakamaaapektuhan nga raw sa problema nilang mag-asawa ay walang iba kung hindi si Gio. Kailangan nga raw talaga ng tulong ngayon ni Jill. Pero itong si David, ang kailangan nga daw niya ay isang napakagaling na lawyer. Matapos makipagginuman ni Sandy sa kanyang kaibigan, ay dumiretso na nga ito kinagabihan sa tahanan nila Jill. Doon nga ay humingi ito ng sorry kay Jill sapagkat hindi niya raw talaga intensyon na ma-on the spot siya. Pagsasaraduhan na sana siya ng pintuan ni Jill, ngunit muli siyang nakiusap. Sinabi nito na ready na nga raw ang opisina ni Jill. Magkikita nga raw ba sila bukas? Ipinapangako raw niya na hindi na siya muli pang makikialam sa kanilang problema. Pero kailangan niya nga raw kasi ng trabahong ito. Papaano niya nga raw susuportahan itong si Gio, ganoon nga rin ang kanyang annulment case kung mawawalan nga raw siya ng trabaho. Mataray na sinagot siya ni Jill at sinabing huwag nga raw nitong problemahin ang kanyang problema. Dahil lahat nga raw ng ito ay maaayos niya kung siya lamang daw mag-isa. At kung ano man daw ang kanyang intensyon, she demands na ito na nga raw ang huli niyang pangingialam. Excuse me, sa kanya sinaraduhan ng pinto itong si Sandy. Kinabukasan, habang busy-busy itong si doktora na nagtatype sa kanyang laptop at hinihintay ang pagpasok ng kanyang anak, ay bigla namang dumating sa kanilang tahanan itong si David. Nang makita ito ni Gio, ay nagmamadali ito na binuksan ang kanilang pintuan. Masayang-masaya ang kanyang anak sapagkat muli niyang nakita ang kanyang ama.
Nang binuksan ni Gio ang pinto, ay agad naman siyang tinawag ng kanyang mami. Tinanong ni David ang kanilang binata kung may lakad nga raw ba ito. Masayang sinagot ni Gio na meron nga raw silang practice ng basketball. Wika ni David, siya na lamang daw ang maghahatid sa kanya. Napangiti naman itong si Gio. Samantala, nang maiwan na silang dalawa ni Jill ay sinabi ni David na napakarami na nga raw pagbabago sa kanilang tahanan. Wika naman ni Jill, hindi pa nga raw siya tapos magayos ng kanilang mga kalat. At sa susunod nga raw na magpupunta doon si David ay magsabi naman daw siya. Hindi yung pupunta nga raw siya doon ng lasing at aasta na parang doon pa rin daw siya nakatira. Excited si Gio na tinawag ang kanyang ama sapagkat handa na nga siyang maihatid. Ngunit sinabi naman ang kanyang nanay na si Jill na siya na lamang daw maghahatid dito. Muli, wala na namang nagawa itong si Gio kundi sumunod na lamang sa kanyang ina. At itong si David ay pinalabas na nga rin ni Jill mula sa kanilang bahay. Kinahapunan ay gumawa ng paraan itong si David upang muli niyang makita ang kanyang anak. Kaya naman nag-text ito kay Gio at sinabing nasa labas lamang daw siya ng gym. Nang magkita na silang mag-ama ay sinabi ni Gio na lalabas nga raw siya kasama ang kanyang mga kabarkada. Nagkayayaan nga raw kasi silang mag-arcade. Paliwanag ni David, nais niya nga raw sanang imbitahin ang kanyang anak para sa isang dinner. Pagkatapos daw noon ay maaari din naman daw silang mag-arcade na dalawa. Tila naglalambing itong si David sa kanilang binata, ngunit sa pagkakataong ito ay nagulat siya sa tinanong ni Gio. Alam po ba ito ni Mama? At dito na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.